Ito naman, church as servant, tagapaglingkod. Ito naman yung pananaw natin sa simbahan. Hindi dapat tayo ang naglilingkod sa simbahan. Dapat ang simbahan ang naglilingkod sa atin. Ang simbahan ang naglilingkod sa pamayanan ng Diyos. Panis. So yun, ang model na pinaniniwalaan mo ay church as servant. Sa model na ito, servant model emphasizes the church's mission to promote justice and freedom to which God calls us. Yung Australianong madre na si Sister Patricia, Sister Patricia, no? Kilala bilang Pat, Sister Pat. Siya ay pinadeport ng ating mahal na Pangulo pabalik ng kanyang bansa dahil pinaniniwalaan na siya ay naikiisa sa pag-aaklas, no? Siya ay sumasali sa mga rally o sa madaling sabi ay sinusuportahan itong mga pag-aaklas laban sa gobyerno. Ang depensa ng madring ito, ganun ba? No? Ang depensa niya ay siya ay nakikiisa lamang sa mga mahihirap, sa mga nawalan ng lupa, no? Sa mga natanggal sa trabaho, siya ay nakikiisa. Siya ay naikinig sa mga kwento nito. Siya ay sumasali para maramdaman ng tao na kasama nila ang Panginoon. Kung mapapansin natin, yun lang yung ginawa ni Sister Patricia Fox. Wala siyang baril. Wala siyang espada. Wala siyang kanyon. Pero naging threat o banta siya. Bakit kaya? Okay? Sa kanya, nais niyang malaman ang katotohanan. Kaya sumali siya sa fact-finding mission. Sumali siya sa fact-finding mission. At hindi natin alam kung ano yung nalaman niyang fact tungkol sa kasalukuyang pamahalaan. Without offense to the government. Bait tayo eh. Okay. So yun. Halimbawa na lang, no, ng modelo ng simbahan na naglilingkod. Ito, kilala ba ninyo ito? For sure hindi. Ito ay ang aming dean sa School of Theology. Siya ay si Father Danny Pilario. Si Father Danny Pilario ay doktor sa teolohiya, mataas na tao sa pamantayan ay sa pamantasan ng University o Adamson University. Pero anong ginawa niya nung gabi nung bagong taon? Lumabas siya. May dala siyang cake, no? May dala siyang cake, may dala siyang pastry, at may dala siyang wine. Tumambay siya sa mga taong nasa kalsada. Walang makain nung oras na yon. Ngayon, hinati-hati niya yung tinapay. Iniabot sa mga tambay. Hinati-hati niya ang wine. Iniabot sa mga tambay. Tapos, ang sabi ng isa sa mga ginang, no? Ito ah, "Oy, katawan ni Kristo to. Salamat po, Padre." Ang nakita ng mga tao ay katawan at dugo ni Kristo. Hindi ordinaryong tinapay at alak lang. No? Nakita natin na si Father pumunta sa kalsada, hindi suot ang sutana, kundi nakasimple jeans at t-shirt, sumalampak kung saan nakasalampak ang mga tao. No? Hindi para ipagmalaki kung sino siya, kundi para ipadama sa mga taong nasa laylayan na may Diyos na nagmamahal at nakakaalala sa kanila sa mga ganyang uri ng panahon at pagkakataon kung saan ang bawat isa ay masaya sa pagdating ng bagong taon. May mga iba na naghihirap at nagugutom at naghihintay na lumipas na lamang ang araw. Dito nakita natin ang isang pari na lumabas para makisalamuha at kumain kasama nila. Yun. So itong model na ito ay servant. Ito naman, ito ay mga missionary sisters of Mary. Mga madring aktibo.
ang ginawa nila dahil wala silang maraming pera, wala silang, hindi sila mayaman, pero nakahanap silang sponsor para sa tela, para sa materyales, sila ay nagtahi ng mga protective equipment, no? Protective equipment para sa mga frontliners at para sa mga naglilingkod sa mga tao sa gitna ng pandemya. No? Hindi puro dasal, kumikilos, naglilingkod. Kung walang pera at may kakayanan, kumilos. At ito rin yung ginawa ng mga Sisters of St. Paul. Ang ginawa nila ay gumawa naman ng face shield. Noong unang panahon, nung kasagsagan pa nung ano, lockdown, hindi pa uso yung face shield natin na 10 piso, alam niyo yon, na 12 pesos, hindi pa uso yan, yung parang may ganun-ganun na salamin. Yung uso dati, yung acetate, tapos bubutasan sa gilid, tapos may garter, para maging face shield. Wala pang masyadong ganun sa merkado noon. Walang nagbebenta masyado. Ang ginawa ng mga madreng ito, gumawa sila ng face shield, improvised face shield, at pinamigay. No? Itong mga madre naman na to ng Holy Spirit, no? Sister Servants of the Holy Spirit, namimigay ng ulam. Kasi nung nag-lockdown, walang trabaho, walang pagkain. Maraming namigay ng bigas, wala namang ulam. Kaya sila yung nagbabahay-bahay at namimigay ng mga isda. Ang estilo, no, bibili ka ng isda doon sa mga mangingisda na atulong ka sa kanila at ipapamigay mo yung isda sa mga walang ulam na atulong ka pa rin. Hindi ka lang basta nagbigay ng pera. No? So dito, nakita natin ang simbahan, ang pagkilos ng simbahan sa pamamagitan ng paglilingkod. Itong Vincent Helps, na mapapansin ninyo sa mga unang slides. Sir, mga pari at saka madre naman yung pinakita mo eh. Asan yung mga ordinaryong katoliko? Eto po, sa Vincent Helps, merong mga center, no? Especially ito, makikita ito dyan sa may Tandang Sora, kung alam po ninyo yung santuaryo ni Saint Vincent de Paul, yung santuaryo. Malapit lang sa Sanlo, few walks away. Doon, tumatanggap sila ng mga donasyon, mga sako ng bigas. Sa madaling sabi, ang simbahan ay nagbibigay ng opportunity for others to exercise being Christian sa pamamagitan ng pagdo-donate. Ang ginagawa naman nila, kinokolekta, at may mga volunteers na pumupunta para mag-repack, no? Para mag-repack nito. At hindi lang ito ordinaryong pag-repack, may kasama pa itong panalangin, no? Na sila ay nagdadasal sa Diyos, at kung sino man makakatanggap ng mga package na ito, bagamat kulang, ay makaranas ng pansamantalang ginhawa sa gitna ng pandemyang ito. So yan po yun, Vincent Helps po yan. Ito, mga volunteer din po yan na nagluluto para sa mga pagkain ng frontliners, no? Ito rin, mga volunteers yan. So, yun. Okay? Hanggang dun lang po muna. Paano ba ito ibalik? Yan. Hanggang dun muna. So, meron pa tayong isang model, no, na assignment ninyo. Kasi sa bagong published na libro ni Avery Dulles, meron siyang pang-anim. So, yun yung assignment natin.